Hello guys, welcome to our channel, and this is our second vlog for this day, no, for this episode naman. Ay maglalagay tayo nung Venturi. So itong Venturi to, napanood ko lang din siya sa YouTube, and then nag-search ako sa Shopee. So nakita ko siya, no. Ito ay ginagamit talaga sa isda, no, sa pag-aalaga to add additional dissolved oxygen doon sa ating ano system. And syempre kapag mas maganda yung oxygen, yung flow ng oxygen or yung oxygen level ng ating tank, eh mas maganda yung laki ng ating mga isda, and less stress din sila. So ito po ay nakagkaroon na ng bubbles, no, pag may bumabagsak dito. Pero I want to try kung possible ba na mas madagdagan, and mas mabilis ba yung kanilang paglaki kapag meron pang additional oxygen. So dito po, ayan, ilalagay ko lang siya dito sa part na yan, and hindi ko na kailangan pang gumamit ng mga airstone, yung mga bubblers na meron tayo. As long as meron ka nito, kahit wala kang additional na air pump, additional na pump, additional na airstone, ay makapag-provide ka pa ng additional volume ng oxygen doon sa ating system without using or without consuming additional device na magko-consume ng power and dadagdag doon sa bill ng ating kuryente. Yan, sana ay masundan nyo to, and makatulong din to sa inyo, lalo na sa mga gustong mag-alaga ng isda sa ganito lang kalaking system. And hopefully, no, magkaroon pa tayo ng budget din. Mapalaki natin to sa IBC, na kasing laki. Nang malaki talaga yung 1,000 liter para mas marami tayong isda na maalagaan. And ayan. So ayan po yung mga isda natin, no. May black tilapia na to. So tara, sundan nyo ako na gawin to. And dito lang din natin siya itatap, no. Dadudugtong lang natin siya. Paano? Huwag na natin itong pahabain pa, and then let's go. Ayan, what's up guys? Nandito na tayo sa ating pag-install ng ating Venturi. So ito po ang existing na tubo na meron tayo. So siguro nandito lang sa bandang kalahati para makapaglagay din tayo ng oxygen. So kung buhaba man yung tubig, ay at least abot pa rin. So wala naman tong effect, no, kapag bumaba naman yung tubig. Lalabas lang siya ng tubig dito. Okay, so ito po yung Venturi, 1/2 ang size niya. So nilagay ko na tong tin na to, ayan, kaya mahigpit na to. And then ito po yung level hose para mag-provide naman ng hangin, kasi pag natakpan to, walang lalabas dito. And ito po yung paglalagay natin na nilagay natin dito. Ayan, so ito po ay ito naman po yung AquaSpeed A4000. Hindi ko pa siya na re-review, no, pero ito ay halos mag 6 months na rin higit. Then kasabay meron din tayo na ginagamit ko na A6000 na AquaSpeed naman, na nandun sa ating tanuman. So sad to say, wala na yung karton, no, nung A6000, pero meron pa po ako nito. So baka sa susunod ay mai-share ko sa inyo yung experience ko, and then ano yung mga dapat consider na paggagamit tayo. Pero so far naman, ito ay 24/7 na gumagana, and maganda pa rin naman yung hindi pa rin ako nagkakaroon ng problema. So ito po, ayan, nalinis ko na rin to. So mamaya na po ulit to. Ngayon ay meron tayong mga gamit dito. Siyempre ito, meron tayo nito, and then ito yung PVC na paglalagay natin.
Neltex, and then ito pong ating Venturi din yung tea, no? Kasi hindi na tayo gagamit pa ng additional na pump para magkaroon tayo ng additional na oxygen. Then ito po ay ano bang gagawin natin? Ito, ididikit ko na to. Ayan. Ididikit ko na siya para hindi ko na siya maging problema. Kasi dati natatanggal to. Nasaan ko lang muna. Ayan. Ayan. Nasaan mo muna to yun kasi galing to din. Ngayon pa lang natin siya i-dedicate after ilang buwan natin na ginagamit. Ito po. Linisin muna natin. Then, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin siya puputulan. Siguro, pwede na. Huwag ko na kasi siguro ikabit ko. No? Siguro, huwag na. Ito na lang yun. Ang taas natin ay siguro ganyan lang para banda. Pag ano, dito ko na siya ilalagay.
Ayan. So may bubbles or may nagaano na ng oxygen. Ayan. So kahit wala tayong pump, ano, kahit walang pump, then kahit walang additional pump, walang additional na yung airstone, ay pwede pa rin tayo makagawa nito. So ngayon, kung tatakpan ko siya, ayan, mawawala. Mawawala siya, mawawala yung bubbles, pero may lumalabas pa rin na tubig. Ayan, makikita nyo, ayan, may lumalabas sa tubig. Ayan. Okay, pero pag tinakpan ko siya, ito katulad dito, tinatakpan ko. Ayan. Pero ayan, dahil nga, ayan. Ayan, yan yung naging nangyayari dun sa venturi natin. So, meron tayong additional na bubbles or yung oxygen. So, again, kahit wala kang ginagamit na additional na pump, additional na bubbler, or paggawa ng bubbles, ay pwede pa rin tayo makapag-create ng or makagamit nung parang pangbuga kahit na, ayun na, katulad pa, ulit-ulit na ako, kahit wala na tayong additional na sinasaksak sa oriente. So, obviously, effective tayo, no? Effective yung ginawa natin. Meron tayo nito na nakapag-create ng mas malalaking bubbles, and then, meron tayo dito na nandiyan. Ngayon, kung bumaba man yung tubig, syempre, bumababa rin minsan yan. Nag-evaporate. Okay lang, kasi mag-flow lang yung water natin. Ayan. So, effective tayo, no? Then, kung mas malaki yan, syempre, mas maganda yung magiging magagawa natin. Ayan, no? Okay, so, mas malakas pa yan if wala, hindi sila naghahati ng, hindi sila naghahati pa. Ayan, mas malakas. Pero dahil nga, additional lang yan, yan, no? May napupunta pa rin sa filter, and then may napupunta pa rin dito sa ating oxygen, yan, sa ating venturi. So, maganda na rin yan. Then, dito, ayan, kung makikita nyo itong bubbles na yan, meron pa rin siyang, meron pa rin nagbabubbles dito. So, magiging maganda yan. And ito naman po ay partly maganda na rin kasi mas na matatagdagan yung supply ng oxygen natin. So, paano? Sana ay may natutunan po kayo, and sana ay makatulong sa inyo to, lalo na kung kayo po ay magsisimula pa lang sa isda, no? Then, power po yan, and God bless, and maraming salamat po. Yan, so dalawa na sila.